Yon, good day sa atin mga Paps. Welcome to my channel, Japs Mechanic. Yung nakaraang video natin, pinakita ko sa inyo yung glow plug nitong sasakyan na to na Mitsubishi Adventure. Siguro mga 3 linggo na yata yung nakaraan nun, na hard starting kasi siya sa umaga. Tapos sabi ko, bakit kaya siya nag-hard starting? Ngayon, inano ko na yung pump niya, kumbaga yung filter niya, pinalitan ko na yung sa fuel filter pump, yung sa feed pump, pinalitan ko na yun. Tapos sa ano bang tawag dito, yung binlid ko na rin. Tapos sa yun nga, sabi ko hard starting pa rin siya. Napapansin ko sa tuwing umaga pag ini-start ko to, mahirap siyang i-start, mahabang cranking bago siya mag-start. Ngayon, ang naano ko, sabi ko baka busted na yung glow plug nito, baka may isa o dalawa. Yun lang, yun na-check ko. Ang hindi pala gumagana, sa kagandahan, ano, lahat pala siya hindi na gumagana, busted na. Kumbaga, hindi na siya, kumbaga hindi na nga gumagana, kaya nag-hard starting na siya. Ngayon, sa video ko na yun, di ba, yung nakaraan, hanapin nyo sa channel ko, tinesting ko din doon, kung pinakita ko rin doon, kung paano yung pag-testing ng glow plug, na kung talagang, kung paano yung pag-testing niya sa nakakabit tsaka hindi nakakabit sa makina. Ngayon, yun nga, na-find out natin doon na sira na nga talaga siya, kasi yun nga yung mga testing na ginawa ko. Ngayon, bumili na ako ng glow plug. Medyo natagalan kasi ngayon lang ako nakadaan doon sa bilihan ng mga auto parts. Tsaka yung pinagtanong ko noon, medyo mahal, kaya kala ko ganun kamahal. Hindi naman siya ganun kamahal pala. Ito siya mga Paps. Ito, 4 yan. Ngayon, lalabas tayo doon. Papakita ko sa inyo kung paano. Yung tinesting ko noon, tapos ititesting ko ulit to sa inyo para makita nyo kung gumagana talaga itong mga glow plugs. Siyempre gumagana to kasi bago. Pero papakita ko sa inyo na ito, yung pagtitesting nito ay gumagana siya na yung pagkinabitan natin ng source ng negative tsaka positive, magbabaga yung dulo nito. Yun, punta na tayo sa labas. Hello Miles! Hello ka muna! Hi! Hello sa inyo, sabi mo. Hello sa inyo! Yeah! Okay, punta na tayo dun sa labas. Ayan mga Paps, nandito na tayo sa labas. Yung nakaraang video ko nga, tinesting ko yung glow plug. Pinakita ko sa inyo na ganito ang pag-testing nun. Ngayon, papakita ko ulit sa inyo para yung mga hindi nakapanood nun na napadaan sa channel ko ngayon, makita nyo rin na yung glow plug kung paano i-diagnose o paano i-testing. Yan mga Paps, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe, kung napadaan ka lang sa channel ko ngayon, please subscribe, Japs Mechanic, and pakipindot na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ilalabas ko. So, simulan na natin. Ito, yung kabila nito, kailangan nyo lang pala ng wire. Yan. Yung kabila nito, dapat nasa positive. Yan. Tapos ito, ididikit natin sa tip ng glow plug. Yan. Dapat yan, mag-i-spark. So, wala siyang spark. Ibig sabihin niya, hindi na siya gumagana. Dapat siyang kasi pag dinikit mo, mag-i-spark siya. So, yung pangalawa, wala rin. Nag-i-spark siya kasi dumikit siya dito. Pero ito, wala. Ito, wala rin. Yung pang-apat, wala rin. So, kaya sinabi ko na lahat ng glow plug nito, busted na siya o sira na siya. Kaya, bumili na tayo nito. Yan. Papalit na natin. So, sa pag-testing naman ito, ganito yan. Nung sa nakaraang video ko, pinakita ko na rin, papakita ko ulit sa inyo. Oops. So, ito yung glow plug. Yan. Pareha siya, di ba? Yan. Ito positive. Ito ilalagay natin sa body ground. Sa negative. So, ito ilalagay ulit natin dito sa positive, yung kabilang dulo sa positive. Yan. Para mabigyan natin to ng supply. Ito.
lalagay natin dito. Yan, di ba sa positive, lalagay natin dito. Tapos, yan. Tapos ito, ito mismo, ilalagay natin sa ground. Dapat siya magbabaga itong dulo. So, ayan, nakita nyo, umuusok siya, nagbabaga siya. Nakikita ba? Ayan, no? Nagbabaga siya, di ba? Ayan. Yan, ibig sabihin, gumagana siya. Kasi bago nga itong glow plug na to, gumagana. Yung nakaraang video ko na tinesting ko yon, tinanggal ko yung glow plug na yon, hindi siya gumagana, hindi siya bumabaga. Kaya nasabi kong sira na, bukod dito sa testing natin na to. So ngayon, okay to, tatanggalin na natin yung apat na glow plug, papalitan na natin siya. Ngayon papakita ko ulit sa inyo, pag natanggal ko yon, papakita ko rin na hindi na siya gumagana, gagawin natin itong testing na to ulit. Napakita ko sa inyo hindi na bumabaga yung dulo niya. So, sa pagtatanggal nito mga paps, meron siyang ano, tatanggalin natin to, 12mm. Yan, ito. Ito, yung source niya, tatanggalin natin. Tapos tatanggalin natin itong yung plate niya na nagkoconnecta sa kanila, yung connector plate. Tapos tatanggalin natin yung mismo mga glow plug. So, walang tayong ratchet na 12. So, ito na mga paps. Ratchet, 12mm, tsaka extension. Tanggalin natin yun. Ito pala, 10mm pala to. Yung sa pinaka glow plug pala yung 12mm. Ito yung 10mm mga paps. Ito yung 12, yung 12. Ngayon lagay natin itong 10. Tanggalin natin. Medyo mainit pa yung makina kasi kakadating lang nito, binamit yung sasakyan na to. Yan, tanggalin natin itong connector. Yan. Tapos pag natanggal yan, tanggalin natin itong mga tornilyo na to para matanggal yung plate. Madali lang na ang pagtanggal nito. Yan. Tanggalin lang natin yan. Okay mga paps, ito na, natanggal na natin yung plate nya. Yan. Ito lang natin lagay. Tapos, yun nga, yung glow plug mismo, tatanggalin na natin ito. Yan, sinasabi ko 12mm yan. Yan, palitan natin itong 10mm. Gawin natin 12. Yan. Kuha tayong extension mga paps kasi kailangan natin yan. Yan. Ngayon pag natanggal natin to, te-testingin natin ulit. Napakita ko sa inyo na hindi siya nagbabaga, hindi katulad ng bago. Yan, medyo mahigpit siya. Tsaka mainit siya kasi bagong ano lang, kakadating lang ito ginamit. Ito mga paps, natanggal na natin yung glow plug. Ayan, medyo mainit. Ngayon, ite-testing natin yan. Dapat to, di ba yung kanina, yung bago, nagbabaga to pag dinikit natin sa positive. Binigyan natin ng source na positive, tsaka dinikit natin to dito. Dapat babaga yan. Lagay natin ulit dito sa positive. Tapos lagay natin dito. Yan. Tapos ligit natin. Ayan. Di ba hindi siya nagbabaga? Hindi siya umiinit. Kaya ibig sabihin yan, sira na nga talaga to. Yan. Ganun yung pag-testing ng glow plug. Ngayon tatanggalin ko pa yung tatlo. Sa pagpapalit pala nito, pagkatanggal nyo nito, palitan nyo na agad. Huwag yung tatanggalin nyo muna yung apat, tsaka nyo papalitan.
kasi may butas siya, baka pasukan ng yung pinagtanggalan nito, baka pasukan ng mga dumi-dumi. Yan. Palit natin tong bago. Yan. Mga tamang higpit lang mga paps. Ayan. Huwag nyo masyadong higpitan, baka malo straight. Yung alam nyo masikip na, okay na yan. Ngayon, testingin ulit natin. Dapat siya mag-i-spark. Pagka ano, battery positive ulit, itong wire, yung kabilang dulo ng wire, didikit natin dito sa tip. Ayan o, di ba nakikita nyo, nag-i-spark? Malakas siya. Ibig sabihin, gumagana siya. Yung kanina, di ba, ito, yung luma, ni walang spark kahit konti. Diyan yung makikita kung working pa ba yung glow plug nyo o hindi na. So nakita nyo yung pagtetesting ng glow plug sa nakakabit tsaka hindi. Ganun lang ang pagtetesting yan. Ngayon papalitan ko yung tatlo na yan kasi napalitan ko na yung isa. Okay? So ayan mga paps, naikabit na natin lahat ng glow plug. Diba madali lang. Sundin nyo lang yung mga step na ginawa ko. Ayan. Madali lang yan magpalit ng glow plug. Ngayon, testingin ulit natin. Dapat yan mag-i-spark. Ayan, yung isang dulo ng wire, nasa positive. Tapos, dedikit lang natin. Ayan, di ba? Nag-i-spark siya. Nag-i-spark siya, di ba? Halos lahat na siya nag-i-spark kasi bago na siya. Ayun. Ayun. Nakikita niya, di ba? Okay na siya. Ibig sabihin, okay na siya. Hindi na siya mag-hard starting. Subukan natin i-start. Ito pala yung mga pinagpalitan natin. Ayan. Tapos yung bago. Subukan natin i-start. Nasaan na yung ano? Ayan. Dito na tayo sa loob. Sasapit mo tayo pa. Start. Ayan. One click na siya mga paps. Ganun lang kadali. Ganun lang magpalit ng spark ng glow flag sa diesel engine katulad nito 4D56. Pag nag-hard starting yung sasakyan nyo, tingnan nyo yung glow flag katulad ng ginawa ko ngayon. Okay mga paps, maraming salamat sa panonood ulit. Sana sa mga bago lang sa channel ko, maingay. Napadaan lang sa channel ko, please pakisubscribe yung channel ko, Jobs Mechanic. Pindutin na rin natin yung notification bell para sa mga para ma-update kayo sa mga iba vlog ko o ilalabas kong video. Okay mga paps, God bless atin lahat. Okay.